Nagugutom ang baby mo na namin. Nagugutom ang baby mo na namin, ha? We heard the terrible news. We're so sorry for what happened. We couldn't believe it. In less than a week, wala na si Mr. and Mrs. Buenaflor. Under such tragic circumstances, parang hindi totoo. Parang pelikula. Well, it's because of that Bianca. Mabuti mo kayo lang ang pinipermisyo ng babae niyon. Eh, pati kami nadadamay sa kamalasan niyo. Really? No. Luisito, they have to hear this. Hindi ako naniniwala na nagpakamatay si Clarita. Kung meron man akong natutunan about that woman, is that she is the backbone of her family and of your business. At hindi siya yung type na magpapakamatay ng ganun-ganun lang. We know that, Mrs. Cabrera. Kaya namin pinaimbestiga ng death ni Mrs. Buenaflor. And also, we're trying to find Bianca para sagutin ang mga allegations sa kanya. Allegations? What? Are you blind? Ano pa bang proof ang kailangan bago mapatunayan na Bianca is a criminal? Ellen, kaya nga kami nandito para pag-usapan ang mga bagay na yan. But we cannot discuss things rationally kung magiging emosyonal tayong lahat. May I ask you to please calm down, step out of the room, and take a breather, please? Okay. Okay. But I want Buenaflor Realty out of Pueblo Verde. Out of our business, out of our life. Sabi. Dahil nakausap po namin yung isa sa mga witness, si Ferdy. Yung assistant ko ni Mayora. Sino Mayora? Naging masalimuot na ho kasi lahat na nangyari. Ang dami hong nadami dahil sa kabaliwan ni Bianca. Isa na ho doon si Mayora. Yung Mayora ho ng San Vicente. Yung lokasyon ng Pueblo Verde. Pinasundan ho ni Mayora si Bianca kay Ferdy. Kaya ho nakita ni Ferdy si Aris. Si Aris ho yung tauhan ni na Bianca na nakakulong na ngayon dahil sa pagkamatay ni Cheryl. Nakita ho niya na nag-uusap ho patago si Bianca at si Aris kay Marco. Kaya ho sinundan ho niya si Aris. Hanggang sa nakita ho niya na umaaligid ho si Aris sa bahay natin. Si Ferdy ho yung nag-message talaga kay Marco. Kaya nakapunta siya kagad sa bahay ninyo. Kasi sabi sa kanya, meron daw masamang binabalak si Bianca. Ako mo talaga yung pinupunteriya niya noon, Nay. Pinapapatay ho ako ni Bianca. Pero sinabi mo ni Aris, hindi na ho niya maatay, pero hindi ho ako naniniwala sa kanya. Malakas akong kutob ko na hindi lang ho talaga niya ako nakita nung gabi niyan sa bahay.